ang tsuper at motorista dismayado sa sunod-sunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo. May ulat si Russell Simorio. 12 oras kada araw pumapasada ang jeepney driver na si Mang Genaro mula sa Dagupan City. Pero kahit todo kayod siya sa pamamasada, kakarampot umano ang kita dahil sa mataas na presyo ng diesel. Ang taas, hirap na hirap ng mga driver ngayon, halos walang may iwi, kalahati ang nabawas. Katapos, mahal pang mala ng bilihin. Pagtatas, 2 piso, 3 piso. Kaya doon kami nahihirapan masyado. Epektibo ngayong araw, ang 4th na sunod na linggo na taas presyo sa produktong petrolyo. Piso ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 30 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Tumaas din ng 1 peso and 35 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Sa datos ng Department of Energy, pumalo na sa halos 6 pesos ang itinaas ng presyo ng gasolina ngayong Enero. May factor pa rin sa pagtaas ng presyo ang COVID-19 surge sa China. Nag-eat ang lockdown, dumalas ang movement, yung galaw ng tao, galaw ng produkto, na nagiging dahilan para tumaas ang demand sa petroleum product. Dismayado ang Autopro Pangasinan sa lingguhang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Hindi raw nila maipapangako na 100% pa rin sa mga tsuper ang papasada ngayong mataas ang presyo ng diesel. Malaking bagay raw sa transport sector ang provisional fare increase. Kung 100 passenger a day yan, so parang nababawasan na sila ng 800 a day na kita. So malaking epekto para sa amin. Kaya ito, magme-meeting kami this week at pag-usapan namin kung ano yung mga plano tungkol dito sa pagtaas. Kasama si Jing Dacanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.